binyag, kaarawan, pamamanhikan, kasal, fiesta at iba pang kasiyahan. Bahagi ang inuming ito ng ilang mahalagang okasyon nating mga Pilipino. Pero hindi na lang ito basta inumin ngayon, kundi sangkap na rin sa ilang putahe. Sa mahigit 100 taon nitong kasaysayan, ang lambanog na nga ba ang maituturing na pambansang alak? Tinatawag na poor man's drink of the Philippines ang lambanog. Gawa kasi ito sa tuba o katas ng bulaklak ng niyog na karaniwang iniinom ng ating mga magsasaka. Dito sa Quezon Province, matatagpuan ang ekta-ektaryang niyugan. At kapag maraming niyog, siguradong may lambanog. Kaya naman nakilala na rin ang Quezon Province bilang Lambanog Capital of the Philippines. Tuwing summer, usong-uso ang paggawa ng lambanog, tuwing tag-init kasi sagana sa tuba o coconut sap ang mga bulaklak ng niyog. Ang taas nitong isang puno ng niyog nasa mga 15 to 25 feet. Ganon siya kataas na kapag nahulog ka, siguradong tepo ka. So, para akyatin natin ito, meron tayong mga kaibigan mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tayabas. Chief, hello po. At susutan nila ako ng harness kasi yung mga mangangarit walang harness. Pero ako, dahil hindi naman ako talaga mangangarit, mag-harness ako. Para lang sakaling madulas doon sa mga tulay, eh ito ang sa akin, magsasagip. Alam nyo, hindi biro yung trabaho ng mga mangangarit. Kasi kung titingnan mo yung mga tulay nila, talagang single pole lang siya ng kawayan. Pwedeng bumigay ang kawayan na yan, pwede kang madaling madulas kasi lalo pa bilog yan. Tapos kapag umulan, pwedeng madulas yan. Pero yung mga mangangarit, wala silang harness. Kaya talagang yung iba sa kanila namamatay or nadidisgrasya. Kaya naman ako nito, sir, no? Yes, ma'am. Okay. Si Kuya Masi po kasi ay 30 years na, mahigit 30 taon nang umaakyat sa mga niyog at hindi talaga kayo gumagamit ng hagdan o kaya ng anumang mga tali. Ay, hindi. Wala akong ginagamit. Basta natanak sa puno. Hindi ba kayo mahuhulog nun? Ay, hindi na matsayan ako dun. Ang pag-ingat kailangan ay kung ay yung dandaan ka sa palam, tapos yung pagdulay mo, ay ayusin mo yung hakbang at baka lumisad na yung paa. Talagang pag lumisad ay hindi ka man mahulog ay tsak mapapabiting ka. Sanay na kayo. O sige. So dun si Kuya aakyat sa kabila, ako may hagdanan. Sino kaya mauna sa amin? Huwag mo bilisan na, Kuya. Game na! Let's go, Kuya! Right. Unstable pala po, ha? Hoy, Kuya! Bilis mo naman! Kakaiba to si Kuya Masi. Dahan-dahan! Nasa taas ako ng isang puno ng niyog na may taas na 20 to 25 feet. Ngayong araw na to, ang gagawin ko, sasamahan natin yung mga mangangarit para kumuha ng tuba at eventually gawin itong lambanog. Tara, samahan niyo ako. Okay. So, kukunin na natin yung tuba doon sa bulaklak ng niyog. Tama ba? Okay. Ah, ganyan lang siya. Pag hiniwa siya, lumalabas na yung tuba. Lumalabas na yung tuba? Oo, pag hiniwa. So, kung makikita ninyo, may tumutulo na parang liquid mula doon sa bulaklak ng niyog. Ito yung iniipon nila araw-araw, kinakaritan. Tapos, iipunin. Ito na yung tuba. So, pag
pagtinikman ko to, maano to? Matamis yan. Matamis? Parang hindi naman po alak. Sasalin ko na po. Isasalin na siya dyan. Yan. Tapos, ito po yung kakaritan lang. Nihiwa po ito. Ganun po. Ganyan lang. Oh. Manipis na manipis lang. Oo, oh, masat ko yung katanapan lang ganun. Okay. Tapos, ito, overnight, tutulo na ulit. Ay, napatis na po. Na ano po? Yung pong naluha na siya, napatis. Lumuluha na ba? Oo, yan. Wala ko nakikita ang luha. Nagtabay po kayo. Yan o. Yan o, lumalabas na. Oh. May lumalabas na. Oo, oh, yan o. Yan, okay. Yan okay. O. Teo-teo po yun eh. Or say, makalabas na, dire-diretso na po siya. Dire-diretso na. Oh. So, gaano karaming galon ang nakukuha ay, sa isang araw? Ay, depende po doon sa bulaklak ng niyog. Meron pong mahina, meron pong malakas na lumabas ang tuba. O, yung malakas, gaano karaming napupuno niyang ganito? Ay, isang galon po ito. Isipin nyo na lang kung ako naka-harness na at tatlong nyog pa lang yung aking nakakaritan, itong si Kuya Masi, walang harness, walang helmet, walang tali. At ilan pong puno ang kinakaritan nyo araw-araw? 95 ka puno. 95 na puno. Talagang kakaiba yung tapang nitong mga ngarit ng Tayabas, Quezon. Sa maghapong pangangarit ni Masi sa 95 na puno ng nyog, 6 hanggang 8 balde ng tuba ang kanyang nakukuha. Sasahod po ulit, ibabalik siya. Oo, ibabalik pong ko ganun. So pagkatapos karitan, ibabalik ulit yung galon. Mamaya pong hapon ay... mamayang hapon. Akyatin ko po ulit para hiwain po ulit para itululo naman sa magdamag. So dalawang beses sa isang araw na kinakaritan at pinapatulo siya. Sa maga po eh, kinukuha namin yung tuba. Mm-mm. Sa hapon, inaakyat lahat, hinihiwa para may tubo. May itulo sa buong magdamag. Okay. Thanks, Kuya. Kuya, hilahin nyo na! Pinagpawisan ako doon. Ang tawag dito ay batang. Ito yung lalagyan ng tuba. Ang sabi sa atin ng mga ngarit, maselan daw kasi yung tuba, kaya kailangan yung paglalagyan niya, ganitong klase, yung stainless plates. Kapag nilagay mo daw kasi sa ibang mga lalagyan, plastic, ganon, nag-iiba daw yung lasa. Kung gusto mo raw malasahan yung lasa ng sinaunang tuba o sinaunang lambanog, kailangan yung gagamitin mong batang at ibang mga lalagyan ay yung sinauna rin. Dati-rate, kapag nami-mention yung salitang lambanog, ang unang pumapasok sa isipan ko, lasinggera or mahilig dumagay, very negative. Isasalin ko na po. Isasalin na siya dyan. Pero matapos kong malaman yung kwento at kasaysayan sa likod ng lambanog, lalo kong na-appreciate yung aking pagka-Pilipino. Kasi tulad ng lambanog na ito, ganun din tayo mga Pilipino, marunong sumabay sa panahon. Chef, talaga bang may lambanog tong mga to? Marunong gamitin ang kanyang kapaligiran at marunong magpahalaga sa kanyang nakaraan. So, eto na ngayon yung 20 years old. Ang bango niya, manamis-namis yung amoy niya. Kaya mga kapuso, ang lambanog na ito, mas pinasarap ng panahon. Tagay na! Woo!